Umuulan, kawawa yung sapatos ko. Kahit hindi nga umuulan eh, kasi tuloy ka dito ulit. Papaipa ko sa inyo mga to. Biglang duwami na yung laman ng isip ko. Simula nang nagsalita ako. Ang isang katulad mo ay di na dapat pa baka. What's up mga chong, here's your boy Brian Ochi with a face reveal. Welcome to another motor vlog. And today mga chong is pag-uusapan natin or vlog natin for today is regarding sa comparison ng sports bike and scooter. Okay, so ano ba yung mga topic na itatakal natin for this vlog? So una sa lahat, syempre, ano yung pinagkaiba na ng dalawa? Basically, disadvantage, advantage, pros, cons. Diba, ano yung mas tipid sa gas, ano yung mas prepared ko for daily use, for long ride, basta lahat pag-uusapan natin, okay? So first thing na ito na pag-uusapan natin is regarding daily ride. So sa daily ride mga chong, so meron po silang pagkakaiba mga chong, meron silang advantages and disadvantages. So unahin natin sa sports bike. Ang gulo mo naman! Isunod mo lang sa akin yung camera. Nahihilo ako. So ang sports bike mga chong, ang riding position ng, ang riding style ng sports bike is very aggressive. Okay? So paano siya naging aggressive? Kasi ang sitting position ng rider kapag nag-ride sa sports bike is ganito. Ganyan. So nakasubsob siya. Also, the sports bike is ganun naman po. So subsob yung rider. Okay, so ang ibig sabihin nun, kapag nakasubsob yung rider, so more na makakaranas si rider ng pangalay. Pangalay, kamay, yan. Dito, usually dito nagsisimula yon, especially kapag traffic. Then dito sa lower back, sa likod. So yon. Tapos, dito naman tayo sa scooter. So sa scooter naman mga chong, ang kinagandahan naman ng scooter is build siya for comfortability talaga, for daily riding use talaga. So halos lahat ng mga makikita natin sa alsada, scooter talaga, diba? Bihira lang tayo makakita ng sports bike, bihira lang tayo makakita ng mga manual na motor. So most of talaga na makikita natin is scooter. Dahil nga sobrang traffic sa Pilipinas, at the same time, yung scooter, sobrang relax niya, diba? Yung mga binanggit ko sa riding style ng sports bike, wala dito. Kung makikita nyo, yung riding position ko is very upright. Upright, diretso yung katawan ko. Ito ka, yan. Diretso yung katawan ko, relax yung kamay ko. Wala yung force na dulot ng sports bike na nakaganon ako, na yung force ng buong katawan ko nandun sa wrist. So dito wala. Relax, pantay. So yan, ganyan. At the same time, mas madali siyang dalhin sa traffic kasi maliit siya. Most of the scooters maliit. Kahit NMAX yan, Aerox yan. Diba? Once na masanay ka dun sa motor, alam mo na kung ano yung technique sa pagsingit. So hindi ka mahihirapan sa traffic at kasi hindi siya manual. So makikita mo, ang scooter, puro pitik lang yan. Puro ganito lang yan. Piga ka lang. Hindi mo kailangan mag... Dito ka, dapat mo dito. Hindi mo kailangan... Walang clutch. Unlike sa sports bike na every time nahihinto ka, kailangan mag-clutch, kailangan mag-preno, kailangan magbawas, mag-downshift, kailangan mag-neutral. Diba? So dito, tigaan lang. Yung relax, pahinga ka lang. Tiga, relax. Ganun lang kasimple. Ganun ka-comfortable ang sports bike mga chong. Ay, sports bike. Ang scooter mga chong. Diba? Napakalaki ng disadvantage sila sa daily riding natin. Isa pang sa maganda sa scooter nga dito, binibini. Oh! So sa scooter mga chong, kapag umuulan, di ba maulan na panahon ngayon, kapag umuulan is meron tayong ganito, tutok mo dito sa paa ko, meron tayong ganyan. So meron tayong lagayan ng ating mga sapatos. So di natin kailangan mag-alala sa mga sapatos natin kung naka Jordan shoes ka, kung naka Vans ka, kung naka Yeezy ka na tagte 20k na mabibili mo sa mga reseller. Okay na okay, hindi ka mag-aalala. So yun, kaya hindi na ako bumibili ng mga sapatos na mahal kasi every time na uulan, kawawa yung sapatos ko. Kahit hindi nga umuulan eh, kasi tuloy ka dito ulit. Sorry. Papay pa ko sa inyo mga to.
Biglang dumami na yung laman ng isip ko. Simula na nagsalita ako. So yan, dito mga tiyangase sa sports bike. Kapag umulan, kapag basa yung kalsada, yan, kawawa ka. Kasi tatalsik lahat eh. Tatalsik lahat sa sapatos mo. Tingnan nyo yung sapatos ko, lapit mo. Ganyan yung mangyayari sa mga sapatos nyo mga tiyong. Kaya di na ako bumibili ng mga sapatos. At the same time mga tiyong, ang nasisira ng mga manual na motor, yung mga de-clutch, itong sapatos mismo yung dito. Kasi every time na magka-clutch ka, puro up eh. Yan, every time na magka-clutch ka, kailangan mo yung ano to. Or pwede din naman na bumili ka ng protector shoes. Meron yan, protector shoes. Tapos, ito naman. Siyempre, meron din namang advantage ang paggamit ng sports bike. Sa looks, aesthetics. Though, yun nga yung cons niya, siyempre, meron din siyang pros. Hindi ka naman makakita ng sports bike lagi sa daan, di ba? Hindi ka naman makakita ng R15 lagi sa daan. Which is, kung gusto mo na daily pogi ka, ito, sports bike. Diba? Pogi ka. Yun na. Yun lang yung advantage ng sports bike. Pogi ka sa daan. Pero yun nga, yung comfortability wala. Pero ako nasanay na lang din ako na nakapag-adjust na rin ako over the 2 years ng pagmamotor ko. Nakapag-adjust na rin ako sa riding. Daily riding ko. So, daily use ko ito mga tiyong. So, 19k kilometers na yung tinakbo ng motor ko. So, mamaya ituturo ko din sa inyo mga tiyong yung mga ways or mga paraan ko para hindi ako mangalay sa pagmamaneho. Hindi pala naka ano. Mukha mo 7 minutes na eh. Nakikita ko dito, may orasan. No. Dami ko lang sinabi. So yun mga chong. At the same time mga chong, eto pa. Kapag may OBR ka, kapag may angkas ka, kapag sa traffic, medyo hirap ako sa R15 kasi 'di ba mabigat eh dalawa yung buhat mo yung motor sa yung OBR yeah, yung OBR mo. Tapos pag ka mga galit commander, sinasabi ko lang yung totoo okay, para alam na mga viewers natin yung disadvantage nito para bago sila kumuha alam nila lahat. So yun, sa OBR naman syempre dalawa yung buhat mo yung motor sa yung angkas mo. Tapos eto pa, kapit mo dito. Eh sige, mamaya na to. So, papakita ko lang sa inyo yung sinatawag na IBE. So, yung E-pit bed log effect. So, yan. Every time na pepreno ka, yung mga... Basta kahit nag-ride ka, bigla kang pepreno, maipit yung itlog. Maipit yung itlog mo minsan. So, hindi natin may iwasan yun. Masakit, mga tiyong. Pero hindi na lang ako nagsasalita. Tapos, yun nga. Siyempre, hindi ka naman makakita na ito araw-araw sa daan. So, yung royal tinless ng motor mo nandun. Diba? Every time na dadaan ka, talagang hindi talaga nila maiiwasan na hindi lumingon sa'yo. Kasi, ang pogi ng motor mo. Diba? Sports bike yan eh. Napaka-sports bike. So, yun naman yung wala dito sa mga scooter. Kasi, yun nga. Nasabi ko na halos lahat ng mga nagmamotor sa Pilipinas naka-scooter. Tapos, ito pa yung pinaka advantage talaga ng scooter sa sports bike, yung compartment. So alam naman natin na ang sports bike, halos lahat ng sports bike, ang labanan ng sports ang labanan ng scooter ngayon mga tiyong is palakihan ng compartment, di ba? Alam naman natin yon. So sa scooter, kahit anong scooter mga tiyong, may compartment na maliit or malaki, which is napakalaking tulong sa daily riding natin na may mga kailangan kang ilagay, di ba? Yung kapote mo, kailangan mo ilagay dito. So yun yung advantage na. Sa sports bike, wala nun. So kaya mapapansin nyo kapag nagbablog ako, hindi ako nagdadala ng kapote. Kapag nauulan ako, okay lang. Nagpapahinga na lang ako sa gilid. So yun naman yung disadvantage na. So yun mga tiyong, di ba? And, ilang minutes na yan. So 9 minutes pa lang, so medyo pahabain pa natin ng konti. So yun mga chong, I think yun na yung pinaka comparison ng sports bike sa scooter sa daily riding life. So nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyo. Diba? Kung gusto nyo comfortability, dito. Kung gusto nyo ng araw-araw kayong pogi, dito. So yun, nasa sa inyo na talaga yan kahit anong sabihin ko dito. At least
nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea man lang. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tulong para kung ano yung, gusto nyong bilhin na motor. Okay, kung sports bike kayo or any manual or sa scooter. Okay, so ako naman, sa akin naman mga chong, sa 2 years ko, so lahat ng cons, lahat ng disadvantage ng motor ko, niyakap ko. Okay, so yun yung mahalaga doon. Ano yung, kung ano man yung gusto mong motor, maging ready ka sa mga disadvantage na kailangan mo siyang yakapin. Okay? So yun mga chong, bago ako magpaalam, gusto ko munang i-shoutout yung Chong Nation ko dyan. Kung gusto nyo sumali sa aking grupo, PM nyo lang ako sa aking Facebook page na Brino Chill. Meron po akong GC, meron po akong group page sa Facebook, which is nagsiset po kami ng tambike night, ng rides. Kung gusto nyo mo pasama sa Chong Nation, yung mga kampun ko, shoutout sa inyong lahat. And then, I think that would be it. Thank you so much for watching again. This is Brino Chill and I'm out!